sa Pilipinas man o sa iba yung dagat, nanonood man sa telebisyon o nakikinig sa DZWB. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa iyo din, Joey. Magandang gabi. Maganda ka pa sa gabi. May lagi naman thank yan. Okay. You. Isang oras ng masaya at makabuluhang kwentuhan ang handog namin sa inyo dito lang sa show na Kapusong Totoo Nyo, pati sa kwentuhan ang Mel and Joey. Yes! Parts. Napansin mo ba yung mga special nating mga visitor sa audience? Kanina ko pa nga napapansin yung mga yan parts eh, no? Ang gara ng mga kasuotan nila. Parang mga cartoon characters yung ilan sa kanila. Alam mo ba, rumarampa yung mga yan sa mga mall? Ha? Ganun nakatindi, ha? Oh. Eto, panoorin natin, ha? It's playtime for the cosplayers. Ayun. Cosplayers, eh? Eksena sa pelikula. Labanan sa isang video game? Oh, mga characters ng isang comic book. Lahat ng ito, mga totoong tao ang gumagawa at bumibiga. Mga kabataan nahihilig sa pagkukostume pero hindi para magparty. Kundi para maglaro at makipaglaro sa kapwa nila. Sila ang mga binansagang cosplayers. Ang cosplay o costume role-playing ay nagmula pa sa Japan noong mga panahong nauuso mga anime at manga characters sa bansang ito. Sinasabi nito ay binase ng mga Hapon sa mga sci-fi conventions ng US noong 80s. The idea is to don a costume and acting character. Parang nagro-roleplay kayo at the same time. Parang theatrical art at saka performance art din siya. Naging isang instant hit ang cosplaying sa Japan. At bandang late 90s hanggang early 2000, nahilig na rin sa anime culture ang mga Pinoy. It started sa 2000. It was more of an anime convention. So sabi nila, you should bring in mangaka, which is their comic book writer for Fushigi Yugi. So everybody, to show their fandom, nagsuot sila ng mga costumes. Dumami ang mga Pinoy fans ng anime. At sa pagdami nila, dumami rin ang mga nagko-cosplay. Para sa mga fans, ang pagsusuot ng costume at panggagaya sa galaw at salita ng paborito nilang characters ang kanilang paraan ng pagpapakita ng paghanga. Alam nila yung mga famous lines nila, poses, yung mga moves. More than just wearing a costume, it's embodying the character. At sa pagdaan ng panahon, hindi lang mga anime at comic book characters ang pwedeng gayahin. Mga characters mula sa movie, video games, o TV series, basta mayroong character na maaaring paglaruan, ay pwedeng gamitin sa cosplay. Si Alodia Gosengfiao, siya na yata ang masasabing pinakasikat na Pilipinong cosplayer. Hindi lang dito sa Pilipinas, ha, kundi pati na rin sa buong mundo. Back in 2003, sumali ako ng isang competition. So yun yung nag-mark ng simula ng cosplay life ko. May nakuha ako mga invitations to judge cosplay competitions abroad. Meron din kami invitation na mag-VJ para sa isang channel na nagtatakaw ng mga anime shows. Bagong libro na pinublish sa Japan, it's called Otaku 2. It features cosplayers from around the world. Kasama ako and yung kapatid ko si Ashley. Mahilig daw sa fashion and art si Alodia. Kaya naman, nagustuhan niya ang pagko-cosplay dahil nailalabas daw niya ang kanyang creativity sa pamagitan ng paggawa ng mga costumes. More or less, siguro mga more than 30 characters na nagawa ko. Video games, anime, mga movie characters. Yung unang character na ginawa ko was a priestess from Ragnarok. Cute na medyo sexy. Pinuntahan naman namin ang isang grupo ng cosplayers na naghahanda para sa isang cosplay photoshoot. Ako po si Kondra, Clark Navarro. Si Yaram. Para si Albert Biloso. Philip John Manigat. Si Ray Dill. Jericho Gallegas. Daniel Sabangan. Nabuo ang Project 8 cosplayers noong nakaraang taon matapos manalo ang magkakaibigang sa isang cosplay video competition. Since ano, maganda yung chemistry namin, nagsama-sama po kami. Way din po ito para ma-showcase yung talent nila, para magkaroon sila ng commissions. Malaking hamon para sa kanila ang nagagasto sa bawat costumes na kanilang ginagawa. Gumagawa kami ng paraan, magawa namin ito na matipid. Kasi may mga parts po siya na makukuha mo lang sa inner world, kasabay rubber, illustration board. Malaki raw ang nagagawa ng cosplaying para sa kanila. Ala-appreciate namin through art yung ginagawa namin. We perform, we create, we express. Nakakalimot ng problema kahit paano. Kung dati-rati ay makikita lamang ang mga cosplayer sa iba't ibang toy conventions at events, ngayon kahit sa mall at iba pang lugar ay nandyan sila upang magsama-sama at ipakita ang ganda ng kanilang mga costumes.
Meron na ring cosplay museum upang matutunan ang kasaysayan ng cosplay. Nagsisilbi na rin itong venue para sa mga cosplayers upang magkita-kita. Some people might think that weird, but it's their way of really expressing themselves. And at the same time, it's something that promotes creativity. Ayon sa mga eksperto, itinuturing na ang cosplay bilang isang kultura. Ito ay isang freedom of expression. So for them, they go beyond watching. If they showcase anything, the society will just look at them. Some will make fun of them. In other words, it is not actually a problem. Pang matagalan man o hindi, kultura man o isang fad, weird man o naiiba. Ang mahalaga pa rin ay walang idinudulot na masama ang cosplay sa karamihan. Kaya humanda na kayo sa pagdating ng mga cosplayers. Eto na sila! Ang dami nila! Ayan o! Kayo ba ay hindi natatakot na mabansagang kayo ay weird? Sino ba sasagot? Ikaw. Some way, yes po. O ano sila sagot po dyan? Ito po ang aking way para po ma-express ng sarili ko po. Aha. De, tanungin ko yung bandang nasa likod. Masyado bang masaya yung childhood nyo eh hanggang ngayon eh mahilig pa rin kayo sa mga parang cartoon characters mo? Sa'yo, personal. Masaya po talaga po kasi parang naglalaro pa rin kayo. Favorito rin muna anak ko. Ito, iba. Hindi, ito lang hindi nakakapagsalita. Bakit? Ito si Damask eh. O, si Damask yan. Opo! Aba, talaga naman eh. Yeah. Aba! Aba! Gustong ma-discover. Hindi, ganun-ganun ang arte yan eh. Maraming salamat sa pagbisita ninyo. Yan, thank you very much. Thank you. Okay. Parts, mahilig ka ba sa mahilig ka pala sa pito-pito, ha? Eh bakit naman hindi eh sa araw na 'to, mga kaibigan. Abangan niyo yung hindi na pito-pito. Pasay na 'yon. Ano? Sheting-sheting.